share sa inyo yung aking testimony para sa ating product, lalong-lalo na dun sa ating sa barley. How God amazingly hear me. And actually, dapat palitan ko na yung aking ano, title, Heal Us Na. Kasi hindi lang ako yung napagaling or natulungan ng ating barley right now. So parang since ako eh talagang natulungan nito, so parang nag-ano na to sa family namin. So nakita na nila yung kagandahan talaga ng barley. So again, ito po yung background ko. So kanina nabanggit ko po na ako ay isang business owner. Yes, but before ako maging business owner, isa din akong empleyado before. So, and 7 years ako naging employee, and yung aking, since naging mother na ako, tapos yung daughter ko na diagnosed with autism, so yung doctor in-advise ako to hindi sana mag-work na para alagaan ko yung anak ko kasi medyo yung connection, di ba po, alam na mga employee yan, mga nagwo-work na mga mommies na kapag talagang nagtatrabaho ka, yung time mo sa anak mo is talagang limited lang. So wala kaming ganung masyadong connection or bonding nung anak ko. So nag-stop ako and yan. And nung naging okay na yung situation, so right now nandito ako sa Bulacan. So dito sa Bulacan, nung nag-transfer na kami dito, nag-put up na ako ng business. Then isa din po akong wife ng isang seafarer. So inilagay ko talaga yun dyan, sinadya ko yung merong parang alak. Kasi diba sa barko, malungkot daw doon. No? Yun naman po talaga. So ang nagiging libangan lang nila ay yung syempre iinom. And ang naging effect nun syempre sa husband ko, sa madalas niyang pag-inom, is nagkaroon siya ng ano, ng gout. And nagme-maintenance na siya. Mga nasa 4 years na siyang nagme-maintenance before. Pero dahil nga po, napapunta ako dito sa I Am Worldwide. Actually po, hindi po ako naging napasama dito sa I Am Worldwide because of the product, but because of the business. Kasi dinala ako dito ng aking friend kasi alam niya na ako ay isang business-minded. So since then, yung business na traditional business nung mag-pandemic is medyo talagang affected talaga. So inilukan niya rin ako na mapapunta talaga dito sa I Am Worldwide. And before, alam niyo po, kung meron po dito na mga medyo negative sa ganitong klase ng business, so ako din po ay ganun before. Siyempre, sanay ako doon sa talagang physical na or sa traditional business na meron talaga akong physical store, hindi katulad nitong ganito sa atin na nagagawa natin online. Pero alam niyo po, maano ko lang, is talagang napakaganda po nito kasi kung sa traditional business limited lang yung pwede mong mabentahan, dito is talagang worldwide. And back to my ano, ito po ang natulong ng barley sa husband ko. Since siya, kung ako ay negative, mas negative po siya, pinadalhan po namin siya ng ano, 5 box ng barley. Hindi ko pa po sinabi na ako ay na part na ng I Am Worldwide. Then, pinainom ko po sa kanya and alam nyo po ba, talagang napaka-bisa, napakagaling talaga ng barley natin kasi nawala na po, hindi na po niya iniinom yung kanya maintenance. So, tinanggal na niya. Yung baon niya na maintenance sa barko, hindi na niya ininom and barley na until ngayon po, nauuwi na siya, hindi na po siya uminom ng maintenance. So from yun lang po, sa kanya pa lang parang sold out na talaga ako sa ano, sa barley. And hindi ko alam na ako rin pala is may sakit. So napaka-bless ko po na yung makulit po ng friend, kung kayo po ay kinulit po ng kaibigan niyo na manood ng presentation na to, magpasalamat po kayo sa kanya. Kung ako po dati medyo syempre 'di ba pag kinukulit ka medyo hindi maganda yung feeling mo. Pero alam niyo po, super blessed ako kasi dinala niya ako dito. Dahil hindi ko alam may sakit po pala ako. Until that November, itong time na to, November 19 to December 3, last year lang po, nag-continuous bleeding ako. And wala naman akong masyadong nararamdaman. Since kasi nagtitake ako ng barley, but capsule lang po yon. Kasi nga, later on, i-discuss ni Mentor SP na yung barley natin, syempre as a part of the business, kailangan mo din siya i-try. So, alam ko kasi healthy ako eh. So, ang tinitake ko lang po is yung capsule. Parang pang daily booster ko lang. Ganon. So, hindi ko alam pa niya na may sakit ako. Until nga dito sa time na to, then December 3, nag-decide na ako magpunta ng hospital. So, napunta ako ng emergency and
Yan, to stop the bleeding, pinagbigyan po ako nito mga medicines na to. So kung mapapansin nyo po, dalawa lang po yung nabawas. Alam nyo po ba? Kasi nung una ko palang inom dyan, ano po ako, parang feeling ko groggy ako. Parang ilang seconds ko palang naiinom siya. Parang automatic pong ano, tutulog ako. Kailangan ko talaga siyang matulog. So, pangalawang araw, so tinay ko pa rin po. Ganun pa rin po. So, in-stop ko po yan. Hindi ko po sinunod yung doctor na talaga. Kasi alam ko po na nakakasama sa akin. Hindi po ako makapag-function eh. Nang pag tinay ko siya, parang ano, hihiga na lang ako. So, ginawa ko po, nag-take po ako ng barley powder. Pero itong time po na to, once a shake pa lang tinitake ko yan. Then, syempre po, na-request ako ng doctor para mag-ultrasound para to check kung ano ba talagang nagiging sanhi, bakit ako nagko-continuous bleeding. And yan, doon po sa aking ultrasound noong December 6, yan, nakita po na meron po akong tatlo na cyst doon sa aking ovary. Yan po, sa right ovary doon sa area na yun, may tatlo po akong cyst. And aside from that, meron po akong nagtitikan po yung kumakapal po yung aking sa cervix, yung yan, 1.54 cm po yon. So yun po yung nagiging cause ng aking bleeding. So, ito, December 7, ito po yung ano, yung December 6 na pa-ultrasound ako, then December 7, yan, dinala ko sa doctor yung result, then yun nga po yung sinabi. And ang sabi ng doctor, ito yung moment of truth ko, na talagang sinabi niya sa akin na yun nga, confirm niya yung meron akong ganung sakit, and ang kailangan kong gawin is dumala ko sa procedure, magpa-opera, para tanggalin yung cyst, kasi yung nagiging dahilan. And parang may kakayurin para medyo malesen yung kapal nung cervix yan. And ako po, alam ko healthy ako eh. So, syempre po, hindi madaling tanggapin yan. And ako, ang naging, ito po, driving nowhere, nilagay ko po talaga yan kasi ito po yung important sa akin na, ano, ito po talaga, ang ano ko po talaga is, pag na-stress ako, nagda-drive ako, kahit, kumbaga, wala akong direction, kung basta nagda-drive lang ako, then ina-assist ko yung self ko, then para matanggap ko siya. And yan ang ginawa ko. And hanggang sa bago ko umuwi ng bahay, syempre, alam ko na, natanggap ko na may sakit ako. Sige, magpapagamot ako or susundin ko yung sabi ng doktor. So, nag-decide na ako ng ganun. And yan po, syempre, sabi ng doktor, mag-ready for operation. Yan, nagkaroon ako ng, nag-undergo ko dyan sa mga internal medicine, mga laboratories, ECG, X-ray. Yan po, sinunod ko siya. Until, nung pong December 14, may tumawag po sa akin na friend na galing po ng Canada. Actually, nangumusta lang po siya sa akin. Sabi niya, and hindi naman niya alam na may sakit ako. Then, na-mention ko po yan sa kanya. And alam niyo po, kinulis niya ako and talagang kinonvince niya ako na wag muna ako magpa-opera at itake ko muna yung barley, mag 2 times a day ako. Sabi niya, kung sa'yo, 3 cm lang naman yung 3 cm yung cyst mo, yung sukat na cyst, ako nga, gano'n. So, mayroon po pala siya din experience na gano'n. And, syempre po, na-convince niya ako. Siguro talagang pinadala siya sa akin ni God. So, angel ko siya that day na parang hindi talaga ako muna ako magpa-opera. And, syempre, mag-trust ako dun sa barley na ako mismo yung nagpo-promote. And, syempre, ako dapat mag-trust din. So, yan. So, in short, tinay ko po siya ng one sachet in the morning, sa empty stomach, then one sachet before bed. And, one garcinia. Dinagdag ko po itong garcinia. Kasi para gusto ko na rin mag-diet or malesen yung medyo yun po, medyo medyo fat din ako ng konti. So, nag-diet ako. So, dinagdag ko yung garcinia para matulungan ako kasi kumbaga nasanay ako dun sa ganung amount ng pagkain na tinitake ko. So, tinulungan ako ng garcinia. Yan. And yan, everything was cleared and ready for schedule on December 15. Yan nga po. And yan, that night yon. Nung December 15 po, although nag-decide na ako because of my friend na kinonvince niya ako na wag muna ako magpa-opera, syempre, I have to see the doctor pa rin. So, nung December 15, pumunta pa rin ako sa doctor para
para sabihin na sa kanya, hindi ko na sabihin na magpapa-opera ako. Sinabi ko sa kanya na, Doc, pwede bang after New Year na lang ako magpa-opera? Kasi ayoko magpasko dito sa hospital. So nag-reason na lang ako ng ganon. But dire-diretso, nag-take po ako ng barley. And yan po, but before that day na magpa-ultrasound ulit ako, alam ko I'm healing na kasi December 22, nagkaroon po ako ng period. Then, December 26, nag-stop siya. So, ibig sabihin, normal na siya. Hindi na ako nagdiretsyong bleed. Kasi sabi ng doktor sa akin, pinayagan niya ako. Pero sige, once na mag-bleed ka ulit at diretsyo, lumagpas ng 4 days, bumalik ka agad. So, ibig sabihin po, that time pa lang, December 22, that time pa lang, third week pa lang ng December, healing na ako. And syempre, to parang ma-check talaga, nag-take na ako ng ultrasound. Since yung January, pagpasok ng January, medyo naghigpit ulit, nagkaroon ng restriction. So, na-schedule po ulit ako ng January 21. And upon, ito po sa, during nung aking inu-ultrasound po ako, sabi na nag-ultrasound sa akin, sabi niya, bakit ka nagpapa-ultrasound? Eh, alam naman po niya na hindi ako pregnant. So, sabi ko, kasi po may cyst ako sa ovary. Ganyan. Sabi niya, ha? Sabi niya, kailan ka na-diagnose? So parang sabi ko, parang natutuwa na ako kasi ganun yung reaction niya. Sabi ko, December 6 po, last December 6 lang po ako na-diagnose na may cyst. So hindi na po siya nagsalita. And syempre, yung doctor ko, yung talaga yung magbibigay or magbabasa or magsasabi ng formal na kung ano talaga yung findings. So bumalik ako ng doctor ng January 22. And alam niyo po ba, thanks God, amazing po talaga na yung in-expect ko na mababawasan lang na size ng aking cyst, hindi po, totally po nawala. As in, totally nawala. And ang lumaang natira lang po is yung naging 0.95 lang yung kapal, which is tinanong ko sa doctor, is 0.5 lang naman yung normal. So napakaliit. Siguro right now, talagang wala na din siya kasi syempre nagko-continuous ako ng take ng barley. And eto, sabi niya lang sa akin, so after 3 months, para ma-check talaga natin na totally healed ka na. So, magpa-ultrasound ka ulit. And alam ko po na eto ay talagang wala na. Kiniklaim ko yan talaga na wala na. Kasi kung dun sa 1 month lang ako nag-take, and actually po, 6 boxes of barley lang ang na-take ko, and 2 box ng Garcinia ang na-take ko. And imagine, na-save ko yung operation ko. Diba? So, kung kayo po na nandito, kung dito sa mga participants natin, sa mga guests natin, lalo sa mga guests natin na meron po kayong mga health condition or sa family mo, or hindi naman din need na kailangan meron ka ng health condition bago ka mag-take ito, nako, trust po yung ating amazing barley. Talaga pong iba po talaga yung benefit na makukuha nito in terms dito sa ating health. And syempre, kung sa ating mga business partners na hindi pa natitake to, so talagang take nyo na po kasi ito is talagang napakagaling ng ating barley. And aside from that, hindi lang ako. Syempre, na-share ko na to dahil nalaman ng family ko, ng relatives ko din, na, and ng side ng husband ko na napaka mga negative. So alam nyo po, natulungan na din po sila. So yun lang po. So thank you so much po sa inyong lahat. Again, I'm Alma De Lemos and I am Worldwide.